Tunghayan po natin ang paliwanag ng DSWD hingga sa mga programang ipinatutupad para sa ating mga kababayan. Unang-una, wini-welcome po ng Department of Social Welfare Development itong resulta ng pagsusulit ng survey na ito. At ang ulat ng SWS ay actually nagpapatotoo sa layunin ng Social Amelioration Program na tugunan yung pangunahing pangangailangan ng mga low-income families sa panahon ng crisis. Nagpapatunay din ito na naabot natin ang mga pamilyang lubos na nangangailangan ng tulong, bagamat kinakailangan pa rin na patuloy na matugunan yung kanilang mga pangangailangan mula sa mga pangangailangan ng mga low-income and non-formal sectors na labis na naapektuhan ng pandemya dito. Dahil nga dito, patuloy ang DSWD sa pagpapatupad ng mga iba't iba pa nitong mga programa kagaya ng assistance to individuals in crisis situation, yung ating Pantawid Pamilya Filipino Program, ang Sustainable Livelihood Program, ang Social Pension for Indigent Senior Citizens, LAHICIDS, at yung ating Supplementary Feeding Program na tumutulong na tumugon sa mga pangangailangan po ng ating mga kababayan. Muli, inuulit po natin, tayo ay wini-welcome itong bagong ulat na ito mula sa SWD. Opo. And ma'am, speaking of, kasi syempre alam naman natin ang inaabang lagi ng ating mga kababayan kung magkakaroon ng bagong ayuda. And under the isang report ni Pangulong Duterte sa Kongreso regarding sa bayanihan, kung sinabi kasi niya na hinahanda na ng SWD ang panibagong government financial aid para sa ating mga kababayan. May update po ba tayo tungkol dito? Yes, Melay, tama iyan. Batay nga sa Republic Act number 11494, ang DSWD ay magpapatupad ng mga programa upang matulungan yung mga low-income families na patuloy na naapektuhan ng krisis. At ito ay ibinibigay natin, itong mga programa o servisyo, ibinibigay natin sa kanila upang sila ay makabangon at mapagbuti yung kanilang antas ng kagalingan. Kabilang sa mga programa at serbisyo na ipapahatid ng DSWD ay yung emergency subsidy para sa mga pamilyang nakatira sa mga nadeklarang granular lockdown areas. Gayun din ang assistance to individuals in crisis situation, ang pamamahagi ng mga food and non-food items. Gayun din yung livelihood assistance grant at ang supplementary feeding program para sa mga nasa mga daycares, daycare children. Nais din namin klaruhin na yung tulong na ipapatupad natin sa ilalim ng bayanihan po ay hindi po continuation ng social amelioration program na nakasaad o na provided under the Bayanihan 2 HILAS 1 Act. Hindi ito karugtong ng SAP dahil iba yung mga beneficiaryo at tulong na ipapahatid. Sa kasalukuyan, nakabuo na ang DSWD ng mga panuntunan para sa pagpapatupad ng mga programa at servisyong nabanggit ko. At kumakalap na rin yung ating mga field offices ng mga impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang matukoy natin yung mga beneficiaryo ng mga programa ito. Opo. Meron na kaya, ma'am, ang DSWD na nakikita na target date kung kailan ito magsisimula? Well, gaya nga ng nabanggit ko, Melay, sa kasulukuyan ay nangangalap na tayo ng impormasyon mula sa mga field offices in coordination, of course, with the local government units. So, nasa stage na tayo ng pag-identify ng ating mga beneficiaries. Opo. And ma'am, panghuli na lamang, kasi alam naman natin ngayon, ako, kahit sa atin sa Metro Manila ay maulan, at lalo na sa ibang bahagi ng bansa. Sa panig po ng DSWD, paano po ang naging paghahanda natin? At ano po ang ating assurance sa ating mga kababayan na magiging directly affected nga nitong bagyo na baka ma-evacuate or kailangan ng tulong po? Well, ang DSWD ay handang magbigay ng tulong sa mga lokal na pamahalaan, lalong-lalo na sa panahon na ito, upang madagdagan yung kanilang mga inventaryo ng mga family food packs at non-food items at matulungan yung mga lokal na pamahalaan
natugunan yung pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Sa kasalukuyan, nakaantabay ang aming mga field offices sa Region Calabarzon, sa Maropa, Region 5, Region 8, upang bantayan yung mga maaaring maging epekto ng bagyong Opel na kasalukuyang nananalasa sa iba't ibang bahagi ng Luzon at Visayas. Base sa kasalukuyang datos mula sa aming mga field offices, mayroong higit 14 milyong standby at stockpile funds sa ating mga field offices. Gayun din, well, that's for Calabarzon. Gayun din, meron tayong higit 22 million standby and stockpile funds. Sa field office ni Maropa naman, at gayon din, meron tayong 37 million standby and stockpile funds sa field office natin sa Bicol Region. At gayon din, meron tayong 38 million standby and stockpile funds sa field office 8 na maaring nga pong may bahagi natin sa mga lokal na pamahalaan na posibleng maapektuhan ng bagyo. Sa kabuuan po, ang DSWD office ay mayroong mahigit 550 million standby funds upang makatulong sa mga iba't ibang field offices, no, in augmenting the resources of the various local government units. Meron din tayong mahigit 224,000 na mga family food packs at iba pong... Sorry ma'am, 200, tama po ba? 224? Yes, 224,000 family food packs at iba pang mga food items na nagkakahalaga ng higit 216 million pesos at non-food items din naman na nagkakahalaga ng higit 360 million pesos. So, sa madaling salita po, handa ang DSWD with all of these resources mentioned para po makatulong sa mga lokal na pamahalaan na matugunan yung mga pangangailangan po ng kanilang mga constituents. Opo. Ma'am, pahabol na tanong na lang po kasi maaaring may mga kababayan tayong na-curious. Kapag po ba may bagyo at ay may pondo pa rin naman tayo sa mga natural calamity like na bagyong mga katulad nito? Yes, Mela. No? We would like to assure the public na sa pagtugon ng DSWD, particularly in augmenting the resources of the local government units, meron tayong mga nakahandang pondo para dyan. Mm-hmm. Opo. Naku, maraming salamat po sa mga updates at sa inyong mga clarification. Director Irene Dumlao ng DSWD. Magandang hapon po, ma'am, at maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din, Mela, at tayo sa DSWD ay patuloy na magpapahatid ng tulong sa ating pong mga kababayan. Makakaasa po kayo na patuloy ang maagap at mapagkalingang serbisyo po ng DSWD.